po sa inyo, mga kaibigan. Mapapakinggan natin ang testimonya ng isang binatang binsan ay binansagang salot ng lipunan. Siya ay si Goyong. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Dahil may katamaran din. Sa halip na magtapos sa pag-aaral, mas ginusto ko pang tumambay na lang. Ngunit, nainip ako sa buhay tambay, kaya naghanap ako ng mapagkakaabalahan. Kaya naman kung hindi nagsusugal o nagsasabong, madalas akong nakikitang nakikipag-inuman. O kaya naman, nakikipag-rambulan. Akala ko habang buhay na akong ganun. Ngunit may plot twist na naganap. Goyong, pwede ka na lumabas. Tapos ng reglamentary period. Mamaya na sa rento. Dito na ako mananahalian sa presinto. Mukhang masarap ang ulam niyo. Pambihira. Ginagawa mo na yata ang hotel itong selda rito sa Station 3. Sisihin mo yung mga kabarangay namin. Hindi nagsasawang ireklamo ako, di pahuli sa inyo. Tapos hindi naman tinutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sila pa pala ang may kasalanan eh. Ikaw itong mahilig maghamon ng suntukan tuwing nalalasing. Itong pinakahuli, binato mo pa ang bahay ng mismong kapitan ninyo. Alam mo kasi, Sarento, naiinis ako doon sa kapitan namin na yun eh. Ang tamad! Ni hindi man lang may paayos yung basketball court namin na nasira ng bagyo eh. O, wala tuloy kaming mapaglibangan kapag walang sabong. Ilang taong ka na ba, Goyong? 30. 30 anyos ka na. Oo. Tapos hanggang ngayon, libangan lang ang inaabot ng isip mo. Uy, ano naman ang aasahan mo sa kagaya kong hindi nakapagtapos sa rento? Hindi ba sumasideline ka dati kay Mang Dado? Nagdadrive ka dati ng jeep, hindi ba? Eh, nakakapagod na magtrabaho sa rento eh. Kung ganon, pareho pala kayo nung kapitan nyo. Tamad! Oh, Tinay, saan ka ba galing? Nagsimba po. Bago na palang parish priest natin dito. Mukhang matanda na pero parang very cool ah. Simba ka ng simba eh, wala namang nangyayari sa buhay natin. Hindi naman sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. Linggo pa man din ni Nay. Pwede ba? Huwag na kayong maglitanya. Oh, anong gusto mong gawin ko? Manahimik. Pagod na ako sa buhay natin ganito. Ang tatay mo, araw-araw, lasin. Ang kuya Goyong. Teka, asan dapat itong si Goyong? Parang dalawang araw ko nang hindi nakikita. I'm home! O, yan ang hinahanap ninyo. Saan ka na naman ang galing, Goyong? Rin ako. Ano ba, ba't kinahampas? Saan ka nang galing? Saan pa? Eh, di sa presinto. Tarantado mo yan. Hindi na naman yan nagpapalipas ng magdamag eh. Tcharan! O yan, o, may takeout pa ako. Adobong manok. Pinabaunan ako ni Sarento. Ganyan ay, imbis na magdadaldal na naman kayo dyan, buti pa kumain na tayo. Ha? Panginoon, kailan mo ba babaguhin ang kapalaran ng pamilya namin? Pagod na rin ako sa ganitong buhay. Isa pa, nakikiusap pa ako sa inyo, Diyos ko. Baguhin mo na ang Kuya Goyong ko. Natatakot na ako. Baka isang araw, hindi na siya sa presinto mapunta, kundi sa... Inay! Si Inay? Inay! Oh, Nay, bakit po? Ang Kuya Goyong mo! Ang Kuya Goyong mo! Bakit? Ano po nangyari kay Kuya Goyong? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto! Eh, bakit ba akong sinisisibo, ha? Berto? Ay, hindi ka naging magandang halimbawa sa anak mo! Kaya yan! Lumaking barumbado! Uy, baka ako bang kasama ng anak mo nang lumaki sila? Ha? Huh? Ikaw nag-aalaga sa mga bata noon pa dahil nagtatrabaho ako. At tapos ngayon, ibabalik mo sa akin ang sisi. Sa iyo natutunan ni Goyong yung iba't ibang bisyo. Uy, tigilan mo na nga ako, Melba! Imbes na bukangahan mo ako. Asikasuhin mo yung anak mong nasa ospital!
Kung may maayos ka sanang trabaho, eh di nakapagtapusan na yan ang pag-aaral niya. Hindi eh! Eh yan! Tumatambay lagi, naglalasing, naghahanap ng karambulan! Ay! O sige na ako na! Ako na ang may kasalanan ng lahat ng kambalasang nangyayari sa pamilyang to! Ako na! Eh ganun ba naman ako nanalo sa'yo? Ikaw naman ang palaging tama! Oh, saan ka na naman pupunta, kuya? Di pa nag-ihilom yung sugat mo sa kilay mo tapos nangingitim pa yung paligid ng kaliwa mong mata, oh. Nabuburyong na ako rito sa bahay. Kuya, muntik nang himatay yung sinanay na makita kang duguan. Akala niya nabasag na yung bungo mo. Shush! Ang drama niyo. Oh, eh kuya Goyong, eh, sabi ko kasabing umalis eh. Kuya! Hoy! Pahala ka na! Tigas ang ulo mo! Ano ba naman itong sasakyan na ito? Kung kailan ako nagmamadali, saka naman nagpapapansin. May ikakasal ako ng alas 8 ng umaga. 7:30 na ng umaga. Ano nangyari? Ay, salamat sa Diyos. Mukhang may mabuting Samaritano. Ano yan? Eh, ayaw mag-start ng magina eh. Pari kayo? Oo. Oh. Aba, knockout ba? Ano? Kako, knockout ba yung kasuntukan mo? Sa tingin ko, ikaw ang tumumba eh. Ano, tama ba ako? Gusto niyo ba umanda rin sa sasakyan niyo? Joke lang. Sige nga, tingnan mo nga. Baka magawan mo ng paraan. May nahabol pa naman akong kasal. Eh, kakarag-karag na ito sasakyan niyo eh. Bumili na kayo ng bagong sasakyan, Father. Maayos ko ito ngayon, pero luman-luman na ang kotse niyo eh. Baka pag naayos ko ito ngayon, bukas makalawa, sira na naman ito. Marunong ka bang mag-dive? Bakit? Ay, Goyong! Ikaw ba yan? Wow! Ayos ang forma mo, kuya! Ayos ba? Uniforme mo ba yan? Otay! Ipinatahi ako ni Father Bon. Pero kapag isinama niya ako, hindi ako nahihirapang maghanap ng isusuot. Ba? Isang buwan ka pa lang kay Father Bon. Pero parang ang dami mo na kaagad na ipinagbago. Nakakainis nga eh. Eh, minsan kasi gusto kong uminom. Kaya lang hindi ako pwedeng basta-basta umalis akong bento. O, hindi yung mumpo na lang ang inumin mo. Tay! Ay, nako, Tay. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ano? Isang beses lang naman kasi nahalata ni Father Bon eh. Ayun, kinagalitan ako. Yan, buti nga sa'yo. Eh, lalayasan ko na nga sana siya eh. Kaya lang, ewan ko ba sa paring yun? Parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Kasi, iba ang tingin niya sa akin. Iba ang pagtingin niya. Hindi gaya ng pagtingin ng karamihan sa akin na salot ng lipunan. Ang turing niya sa akin, isang tao na kapaki-pakinabang. Magandang umaga po, Father. Oh, Melba, napasyal ka. Ay, may dala po ako sa inyo. Ba, ano ito? Mga bagong pitas huyang abukado. Ba, mukhang masarap ito ah. Salamat. Eh, si Goyong nasa kabilang opisina. May tinuturo ang mga kabataan. May activity kasi kami sa susunod na linggo. Eh, magaling din pa ng magsayaw ang anak mo. Magsasayaw sila ng may kanta sa simbahan. Kaya siyang nagtuturo. Ay, nasilip ko nga po kanina. Ah, Father Bon, maraming salamat po. Hmm? Alam niyo ho ba, dati ho kasi sakit ng ulo ko yung si Goyong. Sa totoo lang, naku, hinihintay ko na lang na may magbalita sa akin na napatay na yan ng mga kaaway niya. Doon kasi ho sa amin, palagi yan naghahamon ng away, lalo na kapag lasing. Pabalik-balik na ho yan sa istasyon ng pulis. May ang sabi ko, eh kung hindi siya mapapatay,
Siya makakapatay. Melba, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao, basta't magtitiwala lang tayo sa kanya. Eh, Father, maraming salamat po sa pagturing sa kanya bilang parang anak niyo na rin. Eh, mabait naman si Goyong. Wala lang kasi siyang nakakasalamuhang mga tao na maaaring gumabay sa kanya. Ang mga kaibigan niya, mga barumbado rin. Kaya nakikisabay na rin siya sa ugali nila. Ngayong nailayo na natin siya sa mga taong ganun ang ugali, nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Goyong. Ay, ano ba yan? Ay, huwag tanda-tanda ko na, Goyong, para magbasa yan. O isa pa, wala akong salam eh. Hindi ko na mababasa ang malilit na letra gan. Oh, nakakuha na naman kayo ng palusot eh. O sige, pagdating na sweldo ko, ano? Ipagagawa ko kayo ng salami sa mata. Ha? Para lang makapagbasa kayo ng Biblia. Ay, naku, huwag na. Ay, gagastos ka pa eh. Huwag ka na kasing kumontra, Tay. Uy, naku, isa ka pa. Tinay, sama mo nga ito si Tatay itong linggo kapag nagsisimba ka. Ay, oo, kuya. Sige. Tay. Oh. Alam ko, corny itong sasabihin ko para sa inyo. Ano yun? Pero, alam nyo, masarap pala ang buhay kapag malapit ka sa Diyos. Minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong mararating sa buhay. Pero kapag isinuko mo pala ang buhay mo sa Diyos, pati mga problema mo, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Kapag ikinukumpara ko ang buhay ko ngayon sa buhay ko noong mga nakaraang taon, minsan hindi rin ako makapaniwalang magbabago pa ang kapalaran ko. Hindi ko alam na ang dating salot ng lipunan ay magiging produktibong mamamayan. May papel pala talagang ginagampanan ang ating environment sa ating pagkatao. Dahil palaging mga barumbado ang kasama ko noon, kaya ganun na rin ako. Pero nang nakilala ko si Father Bon at ang iba pang mga naglilingkod sa simbahan, nag-iba na rin ang ugali ko. Higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Ako si Goyong, at ito ang aking buhay. Habang nabubuhay ang isang tao, hindi imposible ang pagbabago, lalo na kung gugustuhin niyang pagbago. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Bernard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benjamin sa papel na Goyong. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervision Technical Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.